was your alibi? Buo na ba? Wala kaming hawak na papel na magpapatunay na sila may-ari ng MNR. Pero dun sa convention na pinuntahan natin, sa bibig mismo ni Ramona nanggaling na siya ang may-ari ng MNR. Sigurado ako may CCTV footage dun. Yun ang pwede natin kunin at gawing ebidensya. Ano ba ang end goal ninyo ni Lena? Gusto kong makabili ng sapat na shares para makaupo ako sa board of directors. Doon na namin tatrabahuin na makuha ang royal wellness sa mga narsiso para mapunta sa pamamalakad na mas maayos. Alam mo, hindi mo naman kailangan itago sa akin na ikaw may-ari ng MNR. Since napapakinabahan ko naman, buwabagsak yung stocks. Bumili ka ng stocks nung bumagsak ang presyo ng stocks ninyo? That's another one of our secrets. Kayo mismo ang nagsasaksakan sa likod. I just want them to see me as equal. Hindi dahil pinulot nila ako, parati ako nasa ibaba nila. For too long. Hindi ko rin naman papabayaan ang kumpanya. Miguel, masyado pa yata maaga para sabihin mo yan. Mapapabangon mo pa ba talaga ang stocks ng kumpanya ninyo? Kasi pag nanalo si Doc Martina sa kaso laban sa inyo, sorry na lang sa inyo at condolences na rin sa kumpanya ninyo. Hindi siya mananalo. Parang siguradong sigurado ka, ha? You wanna bet? Okay. What do you want? Simple lang. Ihain mo sa akin si Brian Rubio. Bubulukin ko siya sa kulungan dahil sa pagtatangka niya sa amin ni Ate Ramona. At bonus na lang kapag nilaglag niya ang mga magulang mo. Paul, pero masyad naman ata seryoso yung gusto mo para sa maliit natin na laro. Simpleng tao lang ako. Kaya simplehan lang natin to. Okay na ako sa 3-day accommodation sa hotel na to for two. For me and Rachel. Salamat sa suporta, Conrad. You've always been a reliable friend. Anything for the Narcisos. I'm just happy to help. Kuya Adrian, you're here! Hey! Pinasunod ko si Adrian dito. I hope you don't mind. Wala namang problema ang hindi naayos ang magandang usapan. Kaya sana magkaayos na kayo. Well, that depends kung magpapakatino na siya. I'll have to think about it. My God, that Lena. Biniliw talaga itong si Adrian at witness ako doon. I'm just glad and very much relieved na natauhan na itong si Adrian. Actually, kami ni Miguel, muntik niya ng masira. And Rachel, thank you for not giving up on Miguel. For sticking up for him. Nanadya lang talaga yung Lenang yon. And we all know Miguel. He won't cheat on you. Of course, Tita. Hindi ko naman nahahayaan yung ambisyosang Lenang yun na sirain kami. Good. Kahit ilang best pa siya magpalit-palit ng mukha, she's still afraid to me. True. Speaking of Miguel, excuse me. Hi, Miguel.
How's it going? Kakatapos na ng trade show at orientation. Scheduled na din ako for pitching tomorrow. Hindi nakarating si Mr. Abdullah, kaya ang pinadala nila is yung Philippine representative at brand ambassador. Lalo na na-extend yung stay mo dyan. Oo, pero hindi lang naman ako. Lahat ng competitors ko andito. Pati na rin si Lena. Hindi biro tong deal na to. What? Anong ginagawa ng Lena yan dyan? Well, si Dr. Martina ang original na nasa listahan. Pero mukhang they changed their plans last minute. Bakit kailang pinapunta yung babae niya dyan? Alam naman kung andito si Lena. Miguel, nakakapeste na talaga yung Lena niya, ha? Hanggang dyan, sinusundan ka? Stay away from that woman. She's trouble. Alam naman kung kaya niyang gawin sa akin. Kung si Adrian nauto niya, ako hindi niya ako kaya. Desperada yung pangit na yan. Isa siyang pamigay. Malanti. At sinasabi ko lang, mag-iingat ka, Miguel, ha? Don't let your guard down. I don't know what her plan is, but if she's planning to seduce me, she will not succeed. Can you please tell Rachel that? Sige, I have to go na. Wait, Miguel! It's okay. Let's just have a good time, ha? Don't worry about it. Miss lang, ikaw naman. Miss na miss. Tinignan ko lang, anong miss na miss? May pantayo, may pantayo. Lakas, kuya! Oh, ang buko. Oh, ang ginagawa mo dito? Maghihiga kay la doktora. Hi. Good evening po, ma'am. Bukas na po yung hearing niyo, di ba? Oo, kaya medyo kabado. Nako. Alam ko na pantangkal ng kaba mo. Kain tayo. Yun! Balik ka, sumama na kayo! Sumama na kayong tatlo! Sa restaurant po? Hindi na po. Hindi na, sige na, sumama na kayo. Go kami dyan! Akong bahala sa grooming natin. Sarap kami na! Sige po, i-attend ko na lang kayo sa company car. Oh, hindi na lang siya. Hindi ka na. Sunod kayo. Na, walang receptionist. Eh, pasok na tayo. Marami ko yatang tao, doktora. Nako, baka matagalan pa po tayo bago makakain yan. Tumbuts na ako. Ay, silipin ko na lang po sa kabilang restaurant. Baka sakaling konti tao dun. Oh, sige. Sasama na ako, kuya. Shall we go inside? Sige. Ikaw pa, kaya mo dalawa. Sorry. Susunod na lang yun. Sige. Ay! Kapag minalas ko nga naman. Actually, hindi kami namalas. Kasi pag masama kang tao, ganun talaga. Kasi susundan ka ng susundan ng karma. Sino? Sino ang tinutukoy mo masamang tao? Ako? Ay! Hindi akong nagsabi niya na ikaw. Guilty? Vanessa, huwag ka nang pumatol. Nasa public place tayo. Umiwas ka na sa ulo. Uy! Uy! Hi, Commissioner! Kasama ko pala yung mga Narciso. Kamusta ang dinner mo? Luto na ba kaso? Commissioner, tao akong lumapit sa'yo. Sana lang hindi manaig yung personal na interest mo dito. Kasi wala naman akong hinihing favor sa'yo eh. Ang gusto ko lang ay yung patas na pandinig sa kaso. Martina, you don't have to ask me that. I'm a public servant. Natural sa akin na magbigay ng tapat na servisyo sa mga tao. Sa inyo, we have to go. Let's go. Okay. Hirap, no? Yung laway mo, sinasayang mo sa mga walang kwentang taong kagaya ng mga yan. Sinabi mo pa.
Eh, isipin ko nga lang yung posibilidad na yung commissioner na yan ang totoong tatay ni Lena. Eh, sumasakit na ulo ko eh. Ano hukam mo? Posibleng tatay ni Lena si Commissioner Conrad? Shh, shh. Inala ka lang, ha? Kaya please, hanggang maaari, huwag mo munang ipapaalam kay Lena, ha? Ay po, ano po yung huwag ipapaalam kay Lena? Ano baka tatay niya si Commissioner? Ano? Pechay, kasasabi lang, di ba, si Creighton muna? Sorry po, nasak po kasi ako sa balita. Eh, hindi ako makapaniwala. Pero muna sasabihin kay Lena, ha? Hindi pa naman tayo sure. Pinag-iisipan namin kung ano muna ang tamang gawin. At kung ano mangyayari kung halimbawang totoo nga hinala namin na tatay ni Lena si Commissioner. Eh, siya lang naman ang iniisip namin kung paano ito makaka-apekto sa kanya. Eh, kaya lang naman magkakasundo yung mga Narciso at saka yung si Commissioner Conrad dahil pare-pareho ng hilat siya yung mga bituka ng mga yan. Oh, halang ang kaluluwa kaya ayan, nananatili sa pwesto. Pero alam niyo po mga ma'am, kung sakali nga po, ipuntos po sa atin yun, di ba? Dagdag kakampi, kumbaga. Naisip ko na rin yan. Kasi siguro naman, hindi naman pipiliin ni Commissioner yung ibang tao kesa sa anak niya. Malaking bagay din sa atin yung kapangyarihan niya. Pero, ang importante si Lena. Kailangan niya malaman ng totoo tungkol sa ama niya. Sige, oh. Tutulong mo ako sa abot ng makakaya ko para malaman yung totoo. Para kay Lena, para kahit papano, mabawasan yung mga bakit sa buhay niya. Jordan, malaking tulong na kay Lena yung ipagpatuloy nyo na lang ni Mang Kiko yung pagmamanman nyo sa mga Narciso. Teka, ang buong Narciso nandito kanina, pati si Adrian? Sinabi mo pa, kasama si Commissioner, saka yung napakamalditang si Rachel, kapatid niya pating si Allison. Gagawin ko lang yung pinakausap sa akin ni Lena. Susunta ko si Adrian. Ikain din na lang ako, ha? Teka, saan yung kapatid mo? Pabalik na yun. Sige po. Bye! Bye! Bye. Bye. Hanap ka na nila sa taas. Sige na, may pupuntahan pa ako. Sige, kuya. Ingat ka. Talk to him if you're gonna talk to him. Go on, go ahead. Adrian. Kailangan kitang kausapin. You are now free of that Lena. Not that easy, ma. Ngayon may paparating kami, anak. That's not true. What do you mean? Wala kayong anak. Walang ipinagbubuntis si Lena. Sandali. Ano yung sinasabi niyo? Nagpatulong ako kay Tito Conrad mo. Nag-report lahat ng ospital sa Salvacion sa kanya. Apparently, si Lena never saw an OB. Not even once. Reservation, please. Restaurant for one lang. Sure, Miss Mendoza. I'll just have it checked. Thank you. Just wait for a moment. You and Serge. Galit ka ba sa akin? Ba't naman ako magagalit? Alam kong narinig mo yung tawag kagabi. What do you want me to say? I'm sorry? Makilang harapan na kayo yung Tita Vanessa. Hanggang ngayon, nagugulat ka pa rin na ganun siya magsalita tungkol sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa amin at sa kumpanya. Oh, come on, Lena. Alam mo, yung tito at tita mo, talagang ginawa na nilang hobby ang paninira, no? Kala mo kung sino mga santo.
Akala mo hindi nagpapatay ng tao. Isama mo na rin si Rachel. Pareho sila ng tabas ng dila ng tita mo. In all fairness, ha? Belong si Rachel sa pamilya ninyo. Wait. Saan ka pupunta? Pupunta ako San Benedicto. Pupuntaan ko si Lena. Kailangan sa kanya ko malalaman yung totoo. Are you serious? That's a 7-hour drive. Uumagahin ka. Wala akong pakialam. Well, you should. Adrian, alam kong galit ka. Kahit ako, nanggigigil ako doon sa Lena yun dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero Adrian, para sumugod ka at magmaneho ka ng galit, baka kung ano mangyari sa'yo. Whether it's tonight or tomorrow, makakarating ka rin doon. Okay? Hindi aalis si Lena. Makakaharap mo pa rin siya. Alam mo, kung sorry lang ang gusto mo, edi sorry. Ang dami pang sinabi. Miguel, sa'yo na yung sorry mo. Naisip ko lang, kung makapagpalayo naman si Rachel sa akin sa'yo, para namang napakasama kong tao at napakabuti mong asawa. Kilala ka ba talaga niya bago kanya pinakasalan o nagpanggap ka rin bait-baitan? Kilala ako ng asawa ko. At alam niya yung mga nangyari sa atin dati. At napatawad niya na ako doon. Ay, yung ibang bagay na nangyari sa atin. Yung kasunduan natin. Alam din ba niya? Sino mo naman tanga ang sinasadyang sirayin ang sarili niya sa asawa niya? Mahal ko ang asawa ko at ayaw ko siyang pinag-aalala. Wala naman siyang dapat ipag-alala, Miguel. Tsaka, hindi naman kita babalik na rin. Or, hindi pa. Sa ngayon, ligtas ka sa akin at ang mga sikreto mo. At kung ano pa, ang mga bagay na gusto mo itago sa asawa mo. I'll go ahead. Okay. See you later sa pitching. Ayaw sana kitang i-good luck, pero mukhang kailangan mo ng swerte para magkalaban ka naman. So, good luck. Sa ngayon, masyado ka pang mailap. Mukhang hindi magiging madali na sirain ka katulad ni Adrian. Pero hindi kita titigilan. Hindi ko kayo titigilan. Iisa-isahin ko kayong mga galamay ni Lucas hanggang sa tuluyan ko siyang mapabagsak. Sasaktan ko siya sa kahit anong paraang posible. Sisirain ko ang pamilya ninyo. Ngayong Miyerkules. Yes, I'll be home tonight. I can't wait to celebrate with you. Akala ko pa naman pumunta ka dito sa kwarto ko para ayain ako mag-celebrate. Anong ginagawa mo sa kwarto niya? Huwag agad magsasaya. Kaya na kailangan mo mag-ingat. Papunta dyan si Adrian. Bakit niya ako susundan dito? Baka magkagulo pa. Bakit ka umiinom? Gusto mo pa talaga mabahamak yung baby natin? Yes, hindi ka naman talaga buntis. Ano ba pinagsasabi mo? Puro ka kasi nungalingan! Nasasaktan ako, pinta ako. Tama na yan! Tama na! La Vida Lena.